Okay, eto na. Eto na. Eto ng torta natin, guys. Ayan ang pinaka-trending topic natin sa ating huling live, guys. Ayan. Ayan na sa naghintay. Uploaded na yan, guys. Okay? Hi, guys. Welcome sa Learn Baking with SNJ. Guys, kumusta? Guys, ito, guys, recipe. Ito na yung pinakahintay, guys, yung recipe ng torta natin. Ayan, guys. Ito, guys, ang ginawa ko ngayong sample ay divided by 4. So ang ibibigay ko sa inyong recipe, guys, pang 1 kilo. Ito kasi ang ginawa kong to pang merienda lang naman namin, sobrang dami. Di gumawa lang ako siya, dinidivide ko lang ng 4. So 1/4 natong ginawa ko, guys, okay? Ayun, sundan lang natin ang procedure, guys. Ito ay pwede naman mano-mano, pwede din sa ating stand mixer. Okay? Dahil 1/4 lang naman ito, napakaliit lang. So minabuti ko nang imano-mano na lang siya. Okay, guys. Basta dito, guys, wala akong tingnan mo dyan. Alam nyo, guys, masarap din talaga to haluan natin ng desiccated coconut, guys. Yang sa 1 kilo na yan, lagyan mo lang ng 4 tablespoon. Pero dito, hindi nga ako nakalagay kasi hindi kami nakabili kanina. Kaya, yan na lang, guys, ang aking, yun lang naman yung kulang, guys. Ayan. Ako, naghahabol din talaga ako niya ng food color para hindi siya maputla ang kulay. Ayan. Ang ating recipe, guys, ay kumpleto yan, ha. Kumpleto. Kailangan talaga yan ang procedure natin. Inyong masunod. Tunawing mabuti talaga yung sugar natin. Ayan, pwedeng ilalagay yung sugar dyan na kulay light brown siya. Yan sa akin, may brown at saka white. Pinaghalo ko lang siya. Ayan, guys, huwag din kalimutan nating salain ang ating baking soda, baking powder. Sinama ko na ngayong yeast at ang ating powder milk. Ayan. Ngayon, guys, pag nakumpleto na yan, dyan may yeast din akong hinalo dyan, guys, ha. Pero ito, hindi ko na siya pinapaalsa. Ayan, pag bumubula ng ating, guys, bumubula na yan, ibig sabihin, nag-work ng ating mga ingredients. Ayan. Ayan, maya-maya lang, pag sigurado na tayo, lagay na natin ang ating flour. Okay? Ayan, napakadaling gawin talaga tong recipe na to, guys, pero sa lasa talaga dito, hindi ko sinabi na pare-pareho, ha? Pero kung matry ninyo ito, talagang basta kompleto lang kayo sa ingredients, may lemon na flavor kayo dito dapat, hindi vanilla, ha? Lemon flavor from white rose. Napakaganda talaga, guys. Totoo yan, napakaganda. Okay? O yan, ganyan, guys, kalapot. Ganyan pag haluin nyo talagang mabuti niyan. Pag nandyan na, huwag nyong basta-basta lang, basta malapot na siya, pwede nyo nang ilagay sa ating molder. Okay? Okay, ayan. Ayan, ganyan. O, ayan. Pwede nang ilagay yan. Ayan, ganyan siya ka. Depende sa inyo yun kung ilang grams ang inyong ilalagay o gaano kalaki. Kasi sa akin naman, wala naman akong timbang talaga niyang, kasi nga pang merienda lang naman namin. Gusto ko lang pakita sa inyo talaga. Ayan, binubus ko na nga lang yan. Ang aking lagayan dyan, medyo mataas yung tayo. Kumbaga, makapal. Malalim. Unlike sa mga lagayan yan talaga na para lang siyang lagayan ng ensimada or regular na mamon na medyo manipis na malaki-laki. Okay? Yan, ang binibiyakan ko talaga yan para magiging siya, may biyak talaga siya pag naluto. Ang pagsalang nito, guys, kailangan pag umangat na siya ng konti, kailangan pahinaan nyo na 180 degrees Celsius ang ating apoy dito. Pahinaan lang natin sa 150 pababa pag paluto na. Okay, guys, sana nakuha ninyo ang style natin dito, guys. Napakagandang recipe nito. Ito yung isa lang sa ating dalawang klaseng torta na laging ginagawa, guys. Sana inyo itong makuha at inyong masubukan din. At gawin nyo na rin isama sa inyong mga pangnegosyo. Okay, guys, sana nakatulong to sa inyo. Ay, hindi pa pala tapos. Okay, ayan, guys, yung prinis padak natin. Ayan na. Ayan, yan, guys. Napaka-simple lang niya pero napaka-ganda niyan tingnan. Okay? Sa lasa, hindi ka talaga dyan magsisisi, guys, pag matry mo na yan. Okay? Ayan. Hahatiin na natin. Okay? O yan, napaka-siksik niya at hindi siya buhaghag. Third class at saka cake flour ang aking partition dyan. Okay? Happy baking!